Hindi pwede yung gusto mo. May nakantabi na abogado kay Mando de Malanta. Oras na pumayag siyang magtestigo, tuloy ang kaso natin. Ayaw mo malaman kung ano nangyari kay Vincent wala siya dito. Kailangan meron managot sa kanya. Tay, ano namang point kung hindi natin kasama si Vince ngayon? Grace, sana naman kasi kinausap mo muna kami. Nay, kayo pa rin naman ho ang magde-decide. Di ba ho, gagawin natin ang lahat para lang maibalik sa atin si Vince? Di ba yun ang pinaka-importante? Pare-pareho naman po natin nakita na hindi madaling mababago ang isip ni Vince. Paano kung si Aling Jackie ang makapagbabalik sa kanya sa atin? Pera, bibili natin palengke yung gagawin kitang Reyna dun. Alam niyo naman nung ayokong nahihirapan kayo dahil sa akin, di ba? Balong, masaya akong nahihirapan dahil sa'yo. Naintindihan mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo dito ka lang? Tulungan ko lang naman mo kayo para sa buong tuition ko eh. Bakit? Ano akala mo sa'kin hindi ko kaya ipunin niyo mag-isa? Dalawa naman natin pangarap yung makagraduate ako, di ba? Alam mo, mas magiging mabuti ang buhay niya sa amin dahil kung anong binigay mo sa kanya. Kaya pa namin higitan. Di ba sabi mo, mahal mo kapatid ko? Patunayan mo. Ibigay mo na ang buhay na matagal lang dapat sa kanya. Di pa po ako binabalikan ng mga pontanilya. Di naman talaga papayag yung mga yun. Tsaka, Torni, tiyandaan na lang po talaga natin yung kay nanay. Sigurado hindi atras sa demanda yung mga niya. Nag-interview na ako ng mga kapitbahay niyo para makaipon tayo ng magandang record ng nanay mo. Ihanda ko na rin ho yung mga sasabihin ko, attorney. Ilaban naman ho tayo eh, di ba? Ay, attorney, may ginugal ho ako kagabi. Ito ho, isang kopya ng isang criminal case. Medyo pareho sa akin. Nabiswelto naman po yung lola na nagbantay sa bata dyan. Nalaman naman nilang walang criminal intent ang akusado sa biktima eh. Baka pwede ho natin gawin basehan yan. Hindi na pala ako mahihirapan sa'yo eh. Huwag ka magala. I will do my best para makalaya ang nanay mo. Torni. Sensya na ho ah. Ito na lang po muna yung unang bayad ko sa inyo. Wala ka ba talagang ibang malalapitan? O mahihinga ng tulong man lang? Wala ho to, attorney. Kayang-kaya ko po ito. Konting pawis lang para kay nanay. Para bumalik ng lahat sa dati. Mula kahapon, walang tigil sa pagtatrabaho ang anak ninyo. Ang sabi nga ho ng taong pinosik sa nabotas eh, nakakailang racket daw sa isang araw. Nag-iipon daw ng pambayad sa abogado para sa nanay niya. Kay Jackie Cabanero ho. Sino na abogado? Ipitsugin lang daw. Doon din sa lugar nila. Maraming salamat, Mr. Fernandez. Nakabantay lang ako ang mga tao ko doon, Mrs. Fontanilla. Hindi yung mawawala sa paningin nilang anak ko. Sige po, mauna na po ako. Sige. Salamat. Salamat, ha. Sige po. Kukuha siya ng abogado para kay Jackie? Pero posibleng mabawi ang kaso ni Jackie sa piskal? Tama ang sinabi ni Vince. Ang kailangan lang, affidavit of desistance. Kailangan humarap ni Jackie sa piskal, pati na rin tayo. Kidnapping sa criminal case. At sa experience ko sa korte, wala pa ako na-encounter ng isang piskal na kusang nagpursige sa isang kasong minidraw na ng complainant. Pero hindi natin option yan. Paano kung tama yung sinasabi ni Grace? Gabriel, alam kong gusto mo rin ang hustisya dahil sa nangyari. Katulad ko, ipinagkait niya sa akin ang anak ko ng ilang taon. Siyempre, gusto kong pagbayaran niya yun. Pero sa tingin ko, ang mas kailangan ng pamilya natin ngayon ay ang mabuo. Mas kailangan natin si Vince. Alam mong tama ang sinasabi ko.
Hello? Sir, gusto raw kayong makausap ni Jackie Cabanero. Sige, salamat. Tawag sa presinto. Gusto raw tayong kausapin ni Jackie. Handa na, magbibilang na. Arnold! Arnold! Maghanda na, magbibilang na. Arnold, pare, ano nangyari? Maghanda Arnold. Na, magbibilang na. Well, ano nangyari doon kay Arnold? Binisita ng mga anak kanina. Iniwanan ng asawa, sumama daw sa ibang lalaki. Minsan talaga, mas masakit na parusa ang mga nangyayari sa labas kaysa sa sintensya dito sa loob. Teka nga pala, tuloy ba yung interview mo sa TV bukas? Alam mo naman, mag-retire na ako, bukas na huling araw ko. Sayang naman, baka hindi ko maabutan. Hindi ko alam kung lalabasin ko, Mang Eli. Christian, ginagawa ng mga magulang mo ang lahat para makalaya ka. Eh, Mang Eli, paano kung mas gusto ko na lang dito sa loob? Ha? Lala. Uy, baka naman pwede mo ako pakilala sa nanay mo. Nanay mo ba, o? Mami, balita ko kasi mayaman yun. May sariling factory. Eto, Tal, sanggang dikit naman tayo. Baka naman pwede mo kay pasok doon, babe. Ay, nako, George, joke time ka talaga. Oh, baka pagod ka na. Eto, tubig, uminom ka muna ako. Nagagawa niya. Hindi ikaw yung pinuntaan ko dito, ha. Umunta ako para magtrabaho. Tsaka ano ka, may amnesia? Hindi mo alam, may atraso ka pa sa amin ni nanay. Eto naman, nakikipag-friendship na. Ayaw ba noon, world peace? Tsaka ka naman. Ken? Matukay nandito, Nay. Tinatas na huba nila yung kaso laban sa inyo. Alam nyo, Nay, nagpapakasakali lang mo ako. Pero umubra. Galing talaga ng anak nyo, no? Ken, sandali. Kailangan mo natin mag-usap. Iba ho ang pakiramdam ng nasa labas. Alam ko, hindi nalilimitahan yung oras mo sa ilalim ng araw. Ni hindi ko nang alam itsura ng buwan nang walang reha sa harapan ko eh. Dito mas tahimik ang buhay ko. Dito nabuo ulit yung pamilya ko. Dito, mas nakilala ko yung sarili ko. Alam niyo yun, Mga Eli, yung sarili talaga na gusto ko. Kasi ang naalala ko na lang doon sa labas, yung Christian na ayoko nang balikan. Matagal lang hindi ikaw ang Christian na yon. Nay, bakit? Kailangan mong bumalik sa mga fontanilya. Sila ang pamilya mo. Iwan mo na ako dito. Pinagsasabi niyo, Nay. Ano na namang ginawa nila sa inyo? Ha, Nay? Hindi mo ba nahalata? Pinalabas nila ako. Iuurong nila ang kaso laban sa akin. Basta isoli kita sa kanila. Ano ako, Nay? Aso? Kumuha na nga po ako abogado niyo. Hindi ka ba nakikinig? Hindi ko nga kailangan ng abogado! Hindi pa ito yung gusto mo? Ang makalabas ako ng kulungan? Oh, okay na! Basta matupad ang pinagkasunduan namin ng pamilya mo. Bumalik ka na sa kanila. Huwag ka nga maarte dyan, Nay.
Alam ko naman kung nagsisinungaling kayo eh. Pero hindi ko lang maintindihan, bakit niyo ako pinagtataboyan? Nay, ano bang ginawa nila sa'yo? Sumagot ka sa akin, Nay. Tinakot ba nila kayo? Sumagot ka sa akin, Nay. Gusto mo yung totoo? Pagod na ako, Ken. Pagod na akong alagaan ka, magpuyat at kumayod araw-araw para sa'yo! Hindi mo ito kasalanan, kasalanan ko to! Dahil akala ko kaya kitang buhayin, akala ko sapat na yung mahal kita! Pero aminin na natin na hindi! Hindi sapat! Para sa'yo, dahil marami kang magagawa, mas malayo ang mararating mo kung hindi ako ang nanay mo! At para sa akin, dahil kahit anong tumbling ang gawin ko sa kakalaga sa'yo, hindi pa rin sapat. Hindi mababago ang totoo. Hindi kita, anak! Hindi kita kaano-ano! Kahit anuman sabihin niyo, Nay. Hindi ako maniniwala kayo nagsasabi niyan. Sinasabi niya lang po yan dahil doon sa pamilyang yun. Pamilya mo ang pamilyang yun, Ken. Kahit anong tanggi mo, hindi mo yun mapabago. Hindi ako sumuko sa inyo, Nay. Kahit anong sinungaling niyo ako sa akin, hindi ako sumuko sa inyo. Pero bakit gano'n, Nay? Bakit ang bilis niyong sumuko sa akin? Bakit? Bakit? May pakanahan ito, ha? Ikaw ba'y nanakot sa nanay ko? Oo, oh, okay. Nausap ko siya. Bakit? Ano bang kailangan niyo sa akin? Dalawa naman kayo ng kapatid mo dun sa inyo, ha? Ako lang ka kasi nanay nandito. Damot niyo naman. Ipagdadamo talaga kita dahil kapatid kita. Maikling panahon na nakilala kita, Vince. Alam kong hindi ka na bata mag-isip. Kahit anong iwas mo, babalik ka sa amin.
Bakit? Akala ka rin niyo ako maalis dito? Sinubukan ka naming bawiin ng maayos. Pero kung magmamatigas ka, itutuloy namin ang demanda kay Aling Jackie. At kahit ano pang galing ng abogado na kunin mo, tatalunin siya ng abogado ni tatay. Kukuha kami ng marami para lang masiguradong nasa kulungan si Aling Jackie. Ayaw namin gawin yung Vince. Pero kung pipilitin mo, kaya namin. Sana hindi na lang kita tinulungan ng gabing yun. Sana hindi na lang tayo nagkakilala. Anong desisyon mo? Labs. Tingnan mo na lang si nanay, ha? Uy, nanay mo yun. Ikaw pumingin sa kanya, di ako. Uy. Uy, anong ginagawa nila dito? Labs, kasi... Labs! Ready ka na, anak? Halika. Halika, dito ka sumakay. Kasama namin. Kailangan yung pagkain, eh, kinain mo na lahat eh. Nega! Hindi masaya yan! Kinakabahan lang ako. Ikaw, nervous-nervous ka dyan. Tingnan mo yung face mo, naging isang malaking wrinkle.
Halika na nga. Halika. Tulungan mo ako doon sa kusina, no? Oo, halika na. Ka. Kain ka kasi ng kain, eh. Vince!